Well, mga kapopong, kumusti? Anyway, since sobrang importante nitong topic natin ngayon straight to the point na tayo, ha? Well, kung hindi mo pa kasi nababalitaan, ay ang presidente kasi ng Amerika ni si Biden ay nagbabalak na pumunta sa Israel upang ipakita nito ang pagsuporta doon kay Netanyahu. Pero ang problema kasi nagbabala rin kasi ang bansang Iran patungkol naman sa gagawin o babalakin ng Israel patungkol nga doon sa malawakang ground operation sa Gaza. Well, sa madaling paliwanag, ay kung gagawa man ng kung anong action itong grupo ni Netanyahu patungkol nga sa pagsugod nila sa Gaza, ay gagawa raw ng isang preemptive action itong Iran patungkol dyan. Which isang malaking tanong naman ngayon, ay ano nga ba yung tinutukoy na preemptive action ng Iran na yan? At yan ba na action na yan makakaapekto sa gagawing pagbisita ni Biden sa Israel? Well, isa-isahin na lang natin, ha? Well, para pala sa mga hindi nakakaalam, ay simula kasi noong naging presidente ng Amerika itong si Biden, ay posibleng itong gagawin niyang pagpunta sa Israel yan na ang isa sa mga magiging pinakadelikadong gagawin niya. Paano ko nasabi? Well, alam niyo naman siguro na maraming bansa dyan sa lugar na yan ang hindi kaanib ng Amerika na ang ikinatatakot naman ng marami ay papaano kung itong si Biden naman ang maging target kapag papunta siya sa Israel. Particularly itong Air Force One na sasakyan ng presidente ng Amerika. Anyway, bigyan ko muna kayo ng idea patungkol dito sa aeroplano na ito, ha? Well, para pala sa mga hindi nakakaalam, ay isa ito sa mga pinakamamahal na aeroplano sa buong mundo. Which is ang malaking pera naman na inilaan dito ay patungkol sa different safety and security things. Well, noong mayroong kasing isang media ang pinayagan na makapasok sa loob niyan. At noong tinanong noong reporter sa kung anong armas meron dyan, ay alam niyo ba ang sagot noong isa sa mga tauhan noong Air Force One? Well, ang sagot lang naman niya well protected. Yes, mga kapopong, yan lang ang sinabi niya. Pero dyan pa lang sa kakaunting salita na yan, ay talagang magegets mo na agad na marami talagang itinatagong mga secret na armas itong aeroplano na yan. Which is mayroong ang mga nagsasabi na mayroon yan different laser na mga uri ng laser naman na kayang mag-intercept. Well, ang hindi ko palang nare-research kung missile ba o uri ng isang aeroplano ang tinutukoy na kayang i-intercept noong laser. Pero keep in mind, mga kapopong, ha? Na alam nyo naman siguro na lagi ring mayroong mga fighter jets na naka-back up dyan sa aeroplano na yan. Pero ito kasing gagawing pagbisita nila sa Israel ay baka hindi lang dalawa o apat na fighter jets ang maging backup nila, kundi baka umabot pa nga yan ng 10 upang masecure lang ang kaligtasan ni Biden. Na ang hinala ko pa nga ngayon baka hindi pa nga sumakay si Biden dyan sa Air Force One papuntang Israel at baka sumakay siya sa isa sa mga fighter jets na kasabay mismo noong Air Force One papunta sa Israel. Well, possible yan, di ba? Na in case na mayroong mga kalaban ang targetin itong Air Force One at kung makachamba man yung kalaban na tamaan itong Air Force One ng Amerika ay still ligtas at nasa mabuting kalagayan pa rin itong si Biden dahil doon pala siya nakasakay sa isang fighter jet. Which is ang tanong naman ngayon, bakit ba kasi pupunta itong si Biden sa Israel? Hindi ba pwedeng mag-video call na lang itong si Netanyahu at Biden gamit ang internet? Actually, good question yan at ganito kasi ang paliwanag dyan. Yung gagawin kasing pagpunta ni Biden sa Israel actually isang pagpapakita sa mundo na hinding-hindi iiwanan ng Amerika ang Israel no matter what happens. Na base naman sa aking nabasa ay isang humanitarian aid pala itong pag-uusapan nitong dalawa na ito. Isang humanitarian aid para sa mga civilian na nasa Gaza. Pero ang malaking question kasi ngayon at please correct me if I'm wrong na lang, ay actually super daming truck ngayon na stranded sa Egypt na mga truck naman na tutulong sa mga tao sa Gaza. Ang hindi naman makapunta ng Gaza dahil ayon sa balita walang kooperasyon ang grupo ni Netanyahu. Or in short papaano ba naman kasi makakapasok yung mga trucks na yan papuntang Gaza kung ang grupo ni Netanyahu patuloy pa rin sa pagpapalipad ng mga missiles? Well, medyo weird, diba? Papapunta
pupuntahin mo ang presidente ng Amerika sa bansa mo para nga pag-usapan ang mga humanitarian action sa Gaza. Pero patuloy pa rin ang mga missile operation mo na gaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina. Nagagawa o nag-warning na ang bansang Iran na kung ipagpapatuloy daw ni Netanyahu ang malawakang ground operation sa Gaza, ay dyan na nga magaganap yung preemptive actions nila. Na keep in mind ha, alam nyo naman siguro kung gaano rin kalakas ang puwersa ng bansang Iran na isa sa mga grupo ng military sa mundo na kinakatakutan rin ng maraming bansa. Na ang tanong ko naman sa inyo ngayon ay sino nga ba talaga ang may problema sa kung bakit hindi makapasok yung mga tulong na yan na mga tulong naman na ibibigay sa mga civilian na nasa Gaza? At sang-ayon ba kayo sa gagawing pagbisita ni Biden sa Israel? Well, syempre gusto kong malaman ng inyong mga opinion, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman o natutunan ka sa video ito ay mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung teacher Popong na nagsasabing, Te amo!